This is my 10th. Yeah. For The Voice. At ang sarap makita palagi yung stage, yung set, and also those red chairs. When you see those red chairs with the buttons, alam mo na na we are all in for a big surprise. Lalong-lalo na kung sino man yung artist na tutungtong dun sa stage na yun. And to interview them beforehand, syempre, ang sarap ng feeling na kasama ka sa journey nila. Kahit na sabi nila na, I want to start my The Voice journey. Pero sa totoo, for us, lalong-lalo na, naririnig mo na yung storya, yung pagbibigay pa lang ng sorpresa na envelope na, uy, pasok ka sa blind audition, sinibitahan ka na namin. Nakaka-wow at nakaka-excite. And also, yung in-invite namin ng mga teen artists for this season, variety. We got yung mga biritera, mga jazz, yung mga smooth, ba't ibang mga klase. At kakaibat nun, iba't iba rin yung mga background at mga story nila. Kaya yun ang dapat abakan ng mga kapamilya. Tama. Thank you, Robin. Yung sinabi niyo. Salamat po. Hindi ako, kasi pangalawang The Voice ko pa lang to. Ang una ko yung The Voice Kids last year. So, sa totoo lang, parang natututo pa rin ako every day on set. Parang paano bang pwedeng gawin dito? Ano bang dapat tanungin? Paano ba dapat mag-react? Especially kapag merong audition na walang coach na umikot. Yung bilang magulang din, tas katabi ko yung magulang, parang ramdam mo yung puso nila na yung dreams nila at ng anak nila, di ba? But sobra ko na-enjoy yung buong proseso. And siguro dadagdagan ko lang yung sinabi ni Robbie na sinabi to ni Coach Bang din nung isang araw na nung dati sa simula ng The Voice, na nunood lang din ako, parang lahat birit, palakasan, pasigawan. Pero ngayon, parang alam na ng mga teens kasi lahat ng pyesa, one after the other, mix. May ballad, may mas rock, may mas simple lang. So parang kumbaga lumalawak na yung taste din sa music, hindi lang ng teens, pero ng mga manonood din. So yun yung maganda. Last season, for the kids, iba kasi yung pag-accept ng mga kids eh. Oh, so different. Oo. Super. Kasi pag kid ka, it's either laro sa'yo to eh. Or something na pinipressure ka ng magulang. Or hindi pa naiintindihan talaga. Gusto lang kumanta, so nasa stage lang. Sometimes, alala ko dun sa kids, sometimes, kakanta sila, tapos bababa ng stage, wala silang konsepto nung pasok o hindi. Like Fabio, di ba? Pasok siya, pero technically, kahit feeling ko walang umikot sa kanya, enjoy pa rin siya. So, yeah, mix nung ganung mga personality. Sorry, go ahead. Eto, ngayon, mga teens, di ba? Teen tayo, hinahanap mo kung sino ka talaga sa mundong ito eh. At grabe yung pressure nila sa kanila. So, mas may grit yung mga contestants natin, yung mga artists natin, and also mas malaki yung patong nila, mas malaki yung bet nila para sa mga song choices nila, sa performance nila, kasi ang pinag-uusapan dito, pangarap talaga.